Char! Hello mga kapaparga, this is Roger and you are watching again my short vlog. And for our today's short episode, isang panibagong vlog naman tayo for today bago matapos ang buwan ng November. Char! Miss nyo ba yung mga bagay itong mga vlog ko before? Ayan. So for this time, I'll be doing a video kasi kagigising ko lang. So today is November 26th. 2024, mag-alas 9 na po ng umaga. And ako po ay nasa accommodation ko pa. Yeah, wait lang, camera ako. Ayan. So, magkakapit tayo. And naisipan ko maggawa ng vlog. Wala lang. Gusto ko na mag-share ulit ng kwento. Gusto ko na magkwento ulit. Tignan yung labas. Ayan na. Malamig na dito, guys. And I decided to make a video. Gusto ko lang mag-storytelling. Gusto ko lang magkwento mga naging ganap ko this season. Yan, kung kamusta ba ang naging buhay ko this season, kamusta ba yung naging, alam mo yung naging trabaho ko, kung naging madali ba ang buhay ko dito, this third season ko dito, ganyan. So, share ko lang sa inyo, lalo na alam ko na marami sa inyo is na-deploy para makapag-work sa supermarket sa Pilipinas or even outside the Philippines. Diba? So, ito yung first year ko na mag-work sa supermarket ito sa Croatia. And ever since talaga siguro nung nagka-idea ako na possible pala ma-hire ang mga queen sa supermarket, nilook forward ko makapagtrabaho sa supermarket. Kasi 7 oras lang yung trabaho. Tapos may day off talaga, which is every Sunday. Diba? So, ako, swerte ko lang din kasi na-pursue talaga in real life. Gusto ko magtrabaho dito. Kasi dito guys, di na ako naghangad ng ano ba. No? Alam mo yung mataas na trabaho. Ang sa akin lang talaga is magkaroon lang talaga ako ng tuloy-tuloy na trabaho. Yun yung mindset ko. Hindi ko iniisip yung sobrang taas na sahod. Mahalaga sagot ang employer ko, accommodation, transportation. Although syempre, I know my worth naman. Diba? Kapag alam ko, deserve ko dapat yung ganitong pay. Yung ganitong fee. Yung fee. Doon ako. Pero isang mindset ko talaga ngayon kasi lalo na ngayon, dami-dami ng mga Pinoy dito, ang dami ng mga expats, di ba? Ang mindset ko na lang talaga nung nag-apply ako dito sa supermarket is tuloy-tuloy na trabaho, renewal. Kasi hindi ko pa talaga makita ang sarili ko na ako ay uuwi na ng Pilipinas for good. Yes. So, ayun. Finally, thank you Lord talaga. And doon sa buong season ko dito, which is the first time ko, and wala talaga ako nag-experience kahit na sa Pilipinas pa ako. Nakakapagod yung work. Oo, nakakapagod. Pero hindi yung tipo na naging work ko before last two seasons ko dito. Nag-work ako sa hospitality. Talagang, after yung second season ko, doon talaga ako nag-decide na it will be my last F&B. Kasi grabe talaga ng F&B sa Croatia, guys. Napaka-busy talaga ng F&B dito. Kaya hanga talaga ako sa mga work sa F&B dito sa Croatia, mga Pinoy. Ang haba, pasensya nyo. Ayun, so kahit naman sa supermarket, lalo na kapag summer talaga, ang daming talagang mamimili, ang daming mga palit ang dumarating. And siguro yun nga, nakasanayan ko na lang din talaga na yung mga ganong klaseng mabibigat na trabaho dito is na-adapt ko na rin somehow. And magkakaroon ka naman ng realizations, guys, kung ala, sanay na pala ako sa ganito, mga ganon. Sa una lang siguro ako nagkaroon ng lagi ako nagreklamo sa trabaho. Yung, alam mo yon na lagi ako nagko-complain kapag hindi maganda, kapag hindi ko gusto, ganon. Doon sa tatlong seasons ko dito, nag-work ako sa Croatia, doon ko na-develop yung sarili ko sa mga sitwasyon na hindi ko na dapat binibigyan pa ng komento o ng complain. Kasi ganun talaga yung buhay dito. Okay, kung kayo ay papunta dito, di ba? Maswerte talaga kayo kapag kayo ay napunta sa isang trabaho na, alam mo yun, hindi kayo sobrang pagod. Pero siguro ganun talaga ang role ko sa buhay. Mapagod para kumita ng pera. Anyway, so okay lang naman as long as I'm healthy. And ayun nga, meron akong bubong na tinutuluyan.
ako ay tuloy-tuloy ang trabaho. And recently lang, nakapirma na ako ng contract. Yes, thank you Lord. Na-renew po tayo. So I'll be sharing with you guys kapag lumabas na yung permit ko. But yeah, kasama sa video na to, kung paano nyo malalaman kung naka-process na ang inyong mga working permit. Local hiring sa Croatia, haha. Ito ay na siguro realization ko lang din or siguro thoughts ko lang to na baka ito yung sign para malaman mo kung naka-process na ang working permit mo. Ayan. Ano pa ba gusto ko i-share sa inyo? Ayun, tapos na pag-vacation ako. Kahit isang linggo lang, di ba? Okay na ako dun guys. At least nakapag-vacation ako. And naglo-look forward pa talaga ako ng buong kapag-vacation. And salamat nga po pala sa mga nanood ng aking mga travel vlogs. Actually, meron pa ako isang hindi na-upload yung gala ko sa Milan. Pero siguro namimiss nyo na yung mga ganito klaseng vlogs ko. Yeah, mga ganito, mga eneklabu, mga hanas ko sa buhay. Siguro namiss nyo na. So, gumawa muna ako ng ganito. And then, i-upload ko yung ating Milan trip. Ayun, I am so fully feel, I am contented, and I am grateful dun sa opportunity na binigay sa akin dito sa Croatia, dun sa mga naging experiences ko, at the same time, dun sa mga kawork ko. Ako lang yung nag-iisang Pinoy, and I really appreciate my colleagues talaga, yung mga local dito, ang mabait. And, ayun, siguro nakukuha na namin yung tempo ng isa't isa. Kasi before, parang di pa kami medyo close-close, gano'n-gano'n. Ngayon, siguro, kung magwa 1 year na tayo, di ba? Ayun, medyo, close-close, medyo pa lang. Shoutout lang, ka-close na sila. Yeah. And, ang swerte ko lang talaga na may mga katrabaho ako nakaka-appreciate na ginagawa ako. So, I guess, doon sa ating fourth season, dito pa rin tayo sa Dubrovnik. Oh my God, di ko in-expect talaga na magpag-4. Alam niyo guys talaga, sabi ko nga diba, ang plano ko lang talaga dito is 1 year lang sa Croatia. So, uwi na ako. Gusto ko lang talaga noon makapag-Europe. Pero, yun nga, dumating na yung mga opportunities dito. Diba, malay niyo, dito pa rin tayo. Speaking of, dito pa rin tayo. May nakita kong isang video sa Facebook about family reunification. Guys, possible siya. Yeah, hindi ko lang alam kung paano yung proseso, pero I am so happy doon sa pamilya ng kabayan na nandito na, nadala yung pamilya dito, diba? Hindi sabihin, posible. Ako naman kasi sabi ko, hindi man ako ganun ka-familiar sa mga batas. Pero very possible. So, alam nyo na, diba? Kung gusto nyo mag-for good dito, o madala nyo mga pamilya dito, mga anak ninyo, diba? Malay nyo. And, thank you syempre sa Croatia kasi nagawa natin yung mga ganun klaseng bagay. No. Also, may mga nagtanong pa sa akin, bakit daw hindi pa ako naghanap ng trabaho sa Italy? Mm-mm. Alam nyo, meron kami na-encounter doon para nasabihan kami na hindi na kami babalik ng Croatia. Ano, kapag nag-travel, magkakos ka ulit agad. Hindi pwedeng magmamasyal man lang o mag-unwind. Ang purpose po talaga nung bakasyon ko is literal na bakasyon. Never ko po inisip na lumiba ng ibang ng Italy. Never ko naisip pa. Play safe. Pero seryoso, hindi ko pa naisip. Kasi syempre nandito yung trabaho ko. Mm-mm. At saka, sabi ko nga diba, ayoko sayangin yung perks na meron akong residency dito na makakapunta ako sa mga basang gusto kong punta sa Shenzhen. Tapos, yun nga, hindi naman ganun kadali kumuha ng residency sa Italy. Diba? So, hindi ako yung tipo, hindi ako magiging kampante dun sa mga araw na wala akong hawak na residency na ID. Kapag if ever mapumunta ako na ibang bansa pa. Diba? So, dito sa Croatia, as long as may ID ako, legal ako yung tatrabaho dito, and may bahay na ako dito, sasagot nga na ang employer ko, diba? So, hindi talaga, hindi ko po talaga naisip na maghanap ng trabaho sa Italia. Although, ang dami kong mga namit na Pinoy. And thank you so much po pala sa mga nakaalala ng pangalan natin. Hindi pa ako nakapag-thank you sa mga vlogs
thank you so much po sa mga kabayan po na na-meet ko sa Italy. And nakaka-touch po na, alam mo yun, may mga nanonood pala ng mga vlogs natin sa Italy. Eh, maraming maraming salamat po and I hope to meet you all again. Salamat pala sa mga nang-treat sa akin sa Bulaluhan sa Milan. Mga babae, ayan. Mga mima, salamat. Maraming maraming salamat po talaga. And ayun. Kasama kayo sa vlog ko sa ating Milan. Milan escape. Nabubulol ako, sorry guys. Kagigising ko lang kasi. Ayun. Yung bakasyon ko talaga, if I will rate my vacation sa Italy from 1 to 10, nasa 7. Yeah, kasi nga, di ba, na mayroong hindi maganda nangyari sa Florence. 7. Kasi, alam ko yung 3 points pa kapag medyo mahaba yung bakasyon ko. Kapag may budget. Ayun. Pero ang gandang, lalo na sa Milan, guys. Nag-enjoy ako sa Milan. Yun lang siguro dahil nga, siguro last day namin doon, medyo talaga pinush talaga namin ng bonggang-bongga. Nag-hold kami medyo sa oras sa Milan, di ba? Eh, nanlaki kasi ng Milan. So, medyo nabitin ako ng konti sa Milan. Ayan, so back tayo sa Croatia. Ayan, bumalik natin ng Croatia. So, I'll be sharing with you guys paano nyo malalaman kung naka-process ang inyong mga working permits. If you are direct hired, kung kayo po ay nasa Croatia na, lumipat kayo ng panibagong trabaho dito sa Croatia, paano nyo malalaman kung kayo ay kung naka-process na ang inyong mga working permit. Ito guys, is insight ko lang kasi na-realize ko na hindi ko ginagalaw yung aking record sa police, sa website. Nasa description box po yung website kung paano kayo kumuha ng police clearance doon. So, realize ko doon na may updated yung record ko. So, this November, may lumabas na update. Yeah. So, tatakpan ko na lang yung mga details kasi syempre, confidential yan. So, i-click nyo yung link sa description, guys. Ayan. Di ba lalabas dyan yung website. You can translate the website into English. Mm-hmm. I-click nyo. Mag-login kayo. So, di ba lalabas dyan yung significant kinamberlu, yung mga gano'n. Kung paano kayo kumuha ng police clearance, di ba? I-click nyo yung significant. Since doon tayo kumuha ng police clearance before, lalabas dyan yung mga names ng mga bangko ninyo. So, since ako is PBZ bank ako, ayan, i-click yung PBZ, tapos hihingian kayo ng hashtag with key. Doon sa mobile application ninyo ng PBZ, guys, diba, meron doon. Pakita ko sa inyo. Para hindi ko na siya i-screenshot. Diba, ito yung ating PBZ. Yan, diba? Itong arrow sa baba, ayan, meron, itaas nyo lang yan. Lalabas dyan yung with key. Ayan, kita nyo. I-click nyo lang yon. Lalabas dyan yung user ID and your passcode na itatype nyo sa website. Okay? I'm not sure lang sa ibang bank, pero i-click nyo lang yung banko ninyo. Lalabas doon yung instruction kung ano yung ipaprovide ninyo. Okay? So, sa PBZ with key, i-click nyo lang yan. Tapos, yung lumabas na mga numbers, i-type nyo lang sa website. I-login na ninyo. Boom. Lalabas doon yung profile. Ha, hindi kayo kukuha ng police clearance sa profile mismo kayo pupunta. Ayan. So, nakita ninyo sa screen, di ba? May bagong date dyan. Hindi ko ito ginagalaw, guys. November, kineme, ayan. Tapos, if you check, since wala nga criminal record dito, ayan, yung purpose ng issuance ng police clearance is for Dozvola. Yan. Ang Dozvola kasi dito, guys, is residency and working permit. So, meaning, since nakapit mga na nga ako ng kontrata sa aking employer, renewal, meaning, siguro, kutob ko yan ha, ipinaprocess na yung ating working permit. So, hopefully, lumabas na siya ng first week ng December. Yeah. Kasi malapit-lapit na tayo mag-expire. Ayan. So, yun lang. Ito, guys, isang mga direct hire sa Croatia. Ha? Croatia to, Croatia to. Hindi ko sure kung paano sa outside. Kasi nga, wala pa naman kayo banko dito sa Croatia. So, ayan. So, I hope, check nyo, lalo na sa mga
may mga nililipat ang company ngayon or nag-renew ngayon, kung ano status ng working permits ninyo, i-check nyo dyan. I-translate nyo lang kung ano yung purpose, bakit meron kayong ganung record. And doon sa location, di ba, nakikita ninyo sa, ano ko, sa screenshot, puro Zagreb siya. Itong bago ngayon is Dubrovnik na. So, baka dito na sa Dubrovnik ipinaprocess yung aking permits. Kasi before, kasi nga, ang company ko is maraming branch and Zagreb talaga dapat ako. So, doon na process yung unang working permits ko sa Zagreb. Unang working permits. Unang working permit ko sa Zagreb. And then, this second season ko sa kanila, Dubrovnik na, since dito ako nakabase. Ayun, I hope nagkaroon kayo ng idea. I hope, hindi ko sure guys ako ito talaga ito yon. Pero yun nga, based on my translation, nakalagay na doon yung purpose ng police clearance. And hindi ako kumukuha ng police clearance na after ko mag-submit ng documents sa kanila ulit for my renewal. Ayun, so thank you Lord. Wait na lang natin lumabas ang working permits natin, patapos papa-ID, tapos galagala na. Sorry. Ayun, saan ba ako kupababa next plano pumunta? Wala pa. Kasi ayoko pa rin magplano nung wala pa naman akong bakasyon. Yeah, pero let's see. And kamusta pala yung mga naka-experience ng snow? Huh? Ayan, so I'm so happy for you guys. Sa mga first-timers, sa mga nag-first season na dito sa Croatia. I hope kayo ay nasa maganda kalagayan. Sa mga kabayan sa Dubrovnik na naglipat na ng ibang part ng Croatia, I hope tayo ay makita-kita ulit, diba? Kung kayo babalik din ng Dubrovnik. Yeah. And sa mga papunta pa lang dito, mga madedeploy sa Dubrovnik, kung saan mga part ng Croatia yan, ayan, malapit na kayo. Kayo na yung susunod. Yeah. Hintay-hintay nyo na lang yung mga documents ninyo. Lalabas at lalabas din yan. Okay? Again guys, maraming salamat po sa lahat po ng mga suporta ninyo sa ating channel. And I hope na huwag kayong magsawa sa mga pinapanood ninyong ito kaganda lang. Huwag kayong magsawa sa mga content sa ginagawa ko. Yun nga, I hope na masuportahan din ninyo yung mga travel vlogs ko soon. Kasi, ayun, sabi ko nga diba, darating yung time na hindi nyo na kailangan manood ng mga ganito klaseng mga videos ko. Kasi kayo ngayon nandito na. Nakapunta na kayo dito, alam niyo na yung gagawin ninyo, di ba? Although hindi naman ako ganun kabihasa sa mga pasikot-sikot dito, pero yun nga, sabi ko, darating yung time na hindi niyo na kailangan manood ng mga tips, hindi niyo na kailangan ng mga tips, hindi niyo na kailangan ng mga informations about dito, paano mag-apply dito, kasi nandito na kayo. But somehow, I hope na masuportahan niyo yung mga travel vlogs ko kasi andito na tayo, di ba? Gusto ko talaga siyang i-pursue, guys. And gusto ko rin yung ginagawa ko. So, ayun, I hope masuportahan niyo ako and I'm really looking forward din doon sa mga balak ninyo maging dito, di ba? Outside ng trabaho, kayo ay maging photographer, maging vlogger, maging, alam nyo yun, kung ano mang gusto ninyo gawin, you can do everything here, guys. Basta legal, kayo ay safe, di ba? Hindi wala kayong ilalabag na batas. Push nyo lang mga kagustuhan ninyo sa buhay. Mga pag-travel kayo around Europe, Schengen, di ba? I-look forward nyo yan kasi ang dami nyo marirealize, ang dami nyo makikita opportunity kapag kayo inandito na. You just have to enjoy every moment of it. You just have to cherish. And you just have to believe in yourself na kaya mo. Yes. Again, guys, maraming salamat po sa mga nanonood ng mga vlogs ko. And again, please help me to reach 10,000 subscribers. Oh my God, hindi ko in-expect na mapapagdating ko talaga yung mga 10,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong mga support. So, hindi ko pa alam kung ano magiging next vlog natin, but I hope magkaroon tayo ng content with Kabayan. Namiss ko rin gumawa ng mga contents with Kabayan. Kay Ivana. Ayan. Again, guys, thank you so much for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa ating vlog for today. Sagutin natin yan through comments. Pasensya na kayo kung medyo mabagal-bagal tayo mag-reply recently. At tayo ay back to work na. Tambak ang trabaho ko pagbalik. Yes. And good luck sa inyong mga future applications dito sa Croatia. So that's all for today, guys. And I will see you at my next vlog. Ciao.